Magsasagawa ng deliberation ng National Water Resources Board para talakayin ang alokasyon ng tubig. Ayon sa PAGASA, anuman ang magiging desisyon, kailangan tiyakin na sapat ang tubig sa Angat Dam hanggang makatawid ang bansa sa El Nino. Si Clazel Pardilla sa detalye. Rise and shine, Clay. Naglaban ng mga damit at dalawang beses na naligo si Nora. Kahit kasi may bagyo, ramdam niya ang init ng panahon kaya ang konsumo sa tubig mas malaki. Kasi mas malaki binabayaran ko ngayon eh. Bakit po napansin niyo na mas malaki ang konsumo? Kasi super init. Para matiyak ang walang tigil na supply ng tubig kay Nora. At 90% ng mga consumer sa Metro Manila at mga katabing probinsya. Muling inihirit ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Corporate Office sa National Water Resources Board na ipako sa 52 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig na ibinibigay ng Angat Dam para sa mga consumer hanggang sa susunod na buwan. 46 hanggang 48 cms ang karaniwang alokasyon ng tubig sa ganitong panahon. Pero lumalaki ang demand sa tubig sa harap ng pagdami ng populasyon at pagbubukas ng ekonomiya. Kaya kung ipagkait ang hirit na alokasyon, sabi ng MWSS. Magkakaroon po ng mga water interruptions, pero yung interruptions na po yan, ang utos po ng aming Board of Trustees, yung mga interruptions ay i-concentrate po kapag mababa yung demand, which is nangyayari po yan kapag gabi, kapag tulog yung mga tao. Ayon sa PAGASA, normal pang operasyon ng Angat Dam. Pero patuloy ang pagbaba ng level nito sa kabila ng pagpasok ng bagyong Betty na didirektang tumama sa Luzon. Medyo maliit yung 12 mm of rainfall sa so hindi sapat para makapuno ng isang Olympic size swimming pool. Kung hindi man siya umaangat, lumiliit yung pagbaba niya compared sa mga nakaraang taon. Nasa 190 meters ang level ng Angat Dam, 20 meters na mas mataas kumpara noong 2019 kung kailan tumama ang El Nino at naramdaman ang water crisis. Hindi nakikita ng PAGASA na maulit ang pagsadsad ng tubig sa Angat Dam sa susunod na buwan. Pero kung pananatilihin ang mas malaking alokasyon ng tubig na isinusupply sa mga consumer, malaki rin ang epekto nito sa dam. Yung profile kasi ng dam, pag nasa baba, maliit, makipot. Pagdating sa taas, malawak. So, mas malaki yung mawawala based on capacity. Kung 1 meter ang ibababa. Sa opinion ko lang, 52, okay lang sa ngayon kasi tagulan naman. But, before the end of the year, kailangan bawasan yung allocation. Otherwise, magkukulang tayo sa tubig. Bukas, magsasagawa ng deliberation ang National Water Resources Board para talakayin ang alokasyon ng tubig. Anuman ang maging desisyon, giit ng PAGASA, kailangan matiyak ang kasapatan ng tubig sa Angat Dam hanggang makatawid ang bansa sa El Nino. Ang end of the year, kailangan umabot siya ng 212 meter elevation or above. Ngayon, pag hindi natin inabot yung ganong elevation, by end of the year, magkakaproblema tayo pagdating ng by next year. Clazel Pardilla, para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.